Yun na nga mga boss idol, isa na namang pasyente ang dumating sa ating himpilan mga boss idol. Isang grinder na umiinit. So ano pang gagawin natin mga boss idol? Samahan nyo ko, tuklasin natin kung anong dahilan. Meron naman tayong pasyente, isang grinder na dekuryente. Kapag ginagamit, aba, katawa'y umiinit. Mabuti pa iring grinder, marunong uminit. Di tulad ng jawa mo, kahit anong iyong kalabait, kapag sanay ng lamig, ay huwag mo nang ipili. Kapag hinanapan mo ng kanyang pagkukulang at hindi niya bibigay, ay, Diyos ko, masasaktan ka lamang. Tulad ng grinder na, are, papalitan natin ang pyesa. Eh, kapag hindi na kaya, palitan mo na rin siya. Siya. Tama na muna. Baka saan pa mapunta. Tuloy na tayo sa ating istorya. Bumitaw ka na kapag hindi mo na kaya. Tulad ng ating kinaugalian na lagi kong paalala mga boss idol, na kapag kayo po ay magbabaklas ng mga ganito mga boss idol, ay lagi po nating isipin na may kakibat na diskrasya po ito mga boss idol. So number one mong gagawin, no, huwag na huwag kang magbabaklas ng nakasaksak ang ating unit mga boss idol. At isa pa mga boss idol, panatilihin po natin malinis yung ating ginagalawan. Nasa ganun po ay walang mga abala at mga istorbo sa ating pong paghilas mga boss idol. So yun na mga boss idol, no. Isa po nitong grinder na ito mga boss idol ay umiinit ang katawan. Sana wala. So yun na mga boss idol. Madali lang naman po ito mga boss idol. Napakabilis lang po ng solusyon dito mga boss idol. At ito nga po ay bearing mga boss idol. Pero yung sinasabi ko po nga, maliit na diferensya mga boss idol, kapag atin pong pinabayaan, ituluyang magiging malalayan mga boss idol. Ano ko po nasabi? Mamaya po makikita niyo po yung sinasabi ko. Totoo ba? So yun nga mga boss idol, na isang magandang araw sa ating lahat. Isa na namang vlog ang ating pag-uusapan mga boss idol. At ito na nga po yung umiinit ang katawan nung grinder mga boss idol. So nahirapan po kong tanggalin dyan kasi wala akong special tools na maarte po kasi itong ano na ito mga boss idol. Special tools po kasi yung ginagamit dito sa mga special na screw mga boss idol. So medyo nahirapan ako dyan kasi wala akong special. Kailanman di mo nang tinatawa ang special. Sakit. Okay, balik tayo sa ating tunay na pakay mga boss idol. Yun nga po, at kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating channel mga boss idol, at baka maisip nyo po nga mapanoorin ang video nito, at katulad po nito mga video na to, isubscribe nyo na po yung ating channel, and then i-click na natin yung notification bell para updated po kayo sa mga, or manotify po kayo sa mga video natin i-upload dito sa ating channel mga boss idol. At muli po, paalala ko mga boss idol, ang video pong ito ay hindi po ginawa upang ipagmalaki or ipagyabang ang ating nalalaman mga boss idol. Ako po ay nagsishare ng home remedy or ano nga to, para kahit kayo na lamang mga boss idol ay kaya-kaya nyo na to na mag-repair sa inyong sariling bahay. Titingnan nyo na lamang kung anong mga pyesa or ano. Madali lang naman tutusin matutupon ng mga ganito. Huwag ka lang matatakot sa nanay, no? O sa mga ano, sa nanay at tatay ng jowa mo. Charing! So yun mga boss idol, ano? Ito na po mga boss idol. Isa pong dahilan, yan, kung bakit po umiinit ang katawan ng ating grinder mga boss idol. So ayan, kita, kung napansin niyo po, kinakalabit ko po yung bearing mga boss idol. So isa po yan sa mga dahilan kung bakit anong tawag dito? Umiinit yung katawan ng ating ano. So nangyayari po niya mga boss idol, kapag gumagalaw po yan yung bearing, ibig sabihin po yung armature yan mga boss idol, tumatama po doon sa stator mga boss idol. Dito po sa stator mga boss idol, sa loob ng ating katawan ng grinder. So nagkikiskisan po mga boss idol yung bakal sa bakal, kaya po yan ay umiinit mga boss idol. So ibig sabihin po, sa madaling sabi po, sira po yung bearing mga boss idol. At kapag sira po yung mga yung bearing mga boss idol, ang nagiging posible po maging dahilan tag dito, ang posible po maging worst na sakit po niyan mga boss idol is ma-damage po yung ating armature and then stator. Di ba po sinabi ko sa inyo, napaka simple lang po nung sakit.
pero pwede pong maging malaki yung impact, mga boss idol. Sapagkat ano nga po, kapag nagkiskisa ng bakal sa bakal, umiinit or naluluto yung cover po ng ating copper, mga boss idol, and then yung plastic na insulator kung tawagin, mga boss idol. So dun po, yun po yung pwede pong maging impact ng pagkasira ang bearing. Kaya hanggat maaari po, kung kaya niya pong tanggalin or i-replace, mas mabuti po nang mas maaga ay matanggal niyo na agad yung bearing na sira. So madali lang naman po malaman ang mga palatandaan niyan, mga boss idol. Yan niya po, unang doon sa isa ko pong video, yung maingay po, mga boss idol. Meron po akong video na separate doon. Mga boss idol, no, may separate videos po ako kung paano po yung mga palatandaan kung pwedeng paano malalaman kung talagang sira na yung bearing. Unang-una, mga boss idol, no, maingay yan, mga boss idol. Maingay, parang hindi yung hindi ka komportable doon sa tunog, hindi ka sanay na parang may aligas-gas kung naunawaan po na may aligas-gas. Mga boss idol, niya po, palitan na po natin to ng bearing. So dalawa na po kung tinaltang ko ito, mga boss idol. So ikabit natin yung kanyang dust cover. Ikabit natin yung kanyang washer para po hindi mahirapan, hindi sumabit doon sa ating mga boss idol. So bearing, balik natin bearing. Yan. So na-replace na po natin, mga boss idol. No? So ito nga po, napakabilis lamang, mga boss idol. Kung iisipin nyo at panonorin nyo mabuti, mga boss idol, eh. Kahit mismo pong kayo na lamang ang gumawa, napakabilis po nito. Siyempre, ang kailangan nyo po talaga ay gamit, mga boss idol. So hindi ko naman po kayo pinapayuan na kayo na lamang, mga boss idol. Pero mas mabuti pa rin po na may nalalaman po kayo, just in case po na mapunta po kayo sa gawaan. Kasi kadalasan talaga, mga boss idol, hindi nyo naman nakikita yung ginagawa. At least po, may konting knowledge po kayo patungkol po sa mga ganyan. Kahit para nga po hindi kayo, marami kasi katotoo lang po, hindi ko man nilalahat, mga boss idol. Ito po ay sarili ko lang din na opinion. Kasi nga po, ako din po ay nagdaan din po sa mga pagpapagawa. Hindi pa po ako dati marunong, mga boss idol. So nauunawaan ko po yung ibang tao na minsan namamahalan sa ganito, namamahalan sa ganito, sa presyo, ganito. Talaga naman pong yung iba talaga may nananaman talaga, mga boss idol, no? Yung mga nananaga ng presyo. So pasensya na po, ha, pasintabi po, mga boss idol, kung kayo po ay mayroon po ako na sagasa, mga boss idol. So yun naman po, kasi dumaan din po ako sa pagpapagawa na kahit alam ko naman na hindi ganun kalaki yung sira, talaga namang napakamahal na singil. So yun na nga, mga boss idol, kaya ako po ay pinili ko rin pong matuto ng mga ganito, mga boss idol, at binabahagi ko po sa inyo, mga boss idol. Sapagkat darating po ang araw, mga boss idol, ang tao po talaga namang gusto no? Ang tao po habang natututo, gusto na sila na lamang po ang gagawa. Kasi nga po, sa pamamagitan po ni YouTube, marami ka na talagang natututunan, mga boss idol. Ayun nga, mga boss idol, no? Kung ikaw ay bago pa lamang po sa ating channel at gusto mo pang makapanood ng mga ganitong video, paki-subscribe na lang po ng ating channel, mga boss idol, and then i-click po natin yung notification bell para updated po kayo sa mga video natin i-upload, mga boss idol. So ito pong video na to, hindi ko na po in-edit, mga boss idol, no? Dahil bilisan na po ito, mga boss idol. Sa dami ko pong nakapilang trabaho, mga boss idol, hindi ko na po mag-edit ng talagang edit na edit. Kasi nga, gusto ko rin po may detalye sa inyo mga bagay-bagay, mga boss idol, para nga po mas labis ninyong maunawaan. Napakabilis lang ito, mga boss idol. Hindi ko na nilagyan na napakaraming paliwanag, mga boss idol, at nagkwento na lamang po ako sa inyo, no? Pasensya na po. Pero yun po talaga, ang issue lang po nito is panic bearing lang, mga boss idol. So hindi na po natin na, basta alamin nyo lang po, may konti po kayong kasanayan, mas madali po kayong matututo kung kayo na lamang po ay kayo na lang ang gagawa, mga boss idol. Tama ba yung sinabi? Yeah! Kaya na, mga boss idol, malapit na tayo magtapos ng ating video nito. Sana po ay nagustuhan nyo, pakiclick naman po ng like and then i-share para hindi lang po kayo at marami pa po tayong matulungan na mabigyan ng konting kaalaman. Konti lang naman po, konting kaalaman, iba natin mga kasama na nagnanais na matuto po ng mga ganito, mga boss idol. So, tuloy-tuloy lang po ako mag-upload, mga boss idol, ng mga ganitong videos. Kahit po napakasimple lang po ng ating ginagawa, talaga pong sharing lang po naman kasi ang aking habol, mga boss idol. So, kung kayo po ay may mga suggestion na komento, pwede po nyong mga boss idol, i-comment sa ating comment section. At baka at sasagutin ko naman po kayo, mga boss idol. At kung sakali pong naunawaan ko at hindi ko po naunawaan, gagawin po natin ng mga review or
o video yung ating susunod na magagawin, mga boss idol, na boss, pwede po yung request pagka po may customer ako or may client. Kasi ang ginagawa ko, mga boss idol, itong video based lang po sa kliyente ko, mga boss idol, na yung dumarating kong kliyente. So kapag wala po akong i-upload na ganun, ibig sabihin po wala po akong kliyente na dumating na request yung gawin ko ng video. Opo, mga boss idol, yun po yun. Ito po, i-base lang po talaga sa aking ano, sa aking ginagawa araw-araw, mga boss idol. Pero huwag po kayo mag-alala, mga boss idol, patuloy po tayo mag-upload ng mga videos para po sa inyong kaalaman, mga boss idol. So hindi ko na nga po ito, mga boss idol. Patapos na po tayo, mga boss idol. Pinaltan ko po yung dalawang bearing dyan, mga boss idol. Yun po kasi yung sanhi nung pag-init ng katawan ng ano, nung grinder, mga boss idol. So balik na natin yung carbon. Kung naintindihan niyo po, ay kung natutukan niyo po mabuti, mga boss idol, napaka-basic lang po nito. Kaya-kaya niyo na ito, mga boss idol. Kayo pa. Ayun, mga boss idol. Muli po. Shoutout nga po pala sa ating ano, may nagpapashoutout pala sa atin, mga boss idol, no? Nakakalimutan. Shoutout po. Big shoutout po sa ating mga paraming-paraming kapamilya dyan, mga boss idol. Kapauso, kapamilya, kapanalig, mga kaagapay, mga boss idol. So shoutout po sa aking 129 na followers. Pero maraming salamat rin sa supportan, mga boss idol. Talaga namang hindi po magkamayaw ang aking ano, ang aking puso. At sa labis na katuwaan at sa dalawang linggo lang po nating pag-upload ng video, nakarating na po tayo doon sa 129 na followers, mga boss idol. Sapagkat hindi ko po alam kung sila po ay natutuwa sa akin o ano, o may natututunan, mga boss idol. Basta alam ko lang po, ako po ay masayang masaya. Pinaalam ko po sa inyo, no, pinababatid ko po na talaga namang labis-labis sa akin pasasalamat, mga boss idol. Talaga namang ang puso ko ay naghuhumiyaw at pumapalakpak, mga boss idol. Talagang hindi ko mawari kung ano yun. Kaya lang baka tayo mga blood high, mga boss idol, Pero talagang labis-labis nga po ang pasasalamat. Dangan pa ulit-ulit na po akong sinasabi, talaga namang ako po ay naghuhubiyo sa inyo ng maraming salamat. Shout out nga po pala kaya si Yana Micah Furniture. Yan, located po yan sa Bahe, Laguna. Kung hindi po nagkakamali, mga boss idol, no? Sa panok lang yan, sa Facebook lang po nag-comment sa akin, mga boss idol. So yun po, mga boss idol, hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat. Next video po natin, magsa-shoutout po tayo sa ano pa, mga boss idol. So, i-comment nyo lang po dyan, mga boss idol. I-shoutout natin mga pangalan niya, mga boss idol. Maraming salamat. Bye-bye!